Sino nga ba si Nora Honor sa mata ng mga artista ng bagong henerasyon? Jerick Gonzalez. Proud si Jerick sa ipinaramdam ng inay Nora niya sa sobrang pagpapahalaga sa kanya. Ipinagmamalaki rin niya na personal niyang nasaksihan ang sobrang pagpapakumbaba ng premyadong aktres sa lahat ng taong nakakasalamuha nito. Kwento pa ni Jerick, sobrang mapagbigay si Nora at napabalita ngang ipinimigay niya ang kanyang sweldo sa lahat ng mga artista at mga tauhan ng produksyon. Nang tanungin namin si Jerick kung magkano ang iniabot sa kanya, isang tawa lang ang sinagot niya. Joseph Marco. Handa na rin ba siyang ma-experience ang sinasabi sa showbiz na mata pa lang ni Nora ay umaarte na? I'm pretty sure na sa lahat ng co-actors niya, parang kaluluwa yung binibigay niya. Na yun nga, pag tiningnan ka niya, parang ramdam mo na siya kahit hindi siya magsalita. I'm really looking forward for that experience. Excited na pahayag ni Joseph sa Push. Barbie Forteza. Kamusta katrabaho ang superstar? Aniya, sobrang gaan kasi pilya din eh. At saka kahit hindi mo itanong, bigla siya nag-o-open up tungkol sa mga bagay na nangyari sa kanya noon bilang artista. Kaya nakakatuwa. Hindi siya mahirap kausapin, siya na mismo ang mag-o-open up. Rocco Nacino. Nakapagpa-picture nga ako sa kanya, nag-fan mode ako kanina. And totoo nga yung what people say about her, na hindi niya inilalagay sa ulo niya yung title na superstar. She's very approachable, kaya pagdating sa akin, I felt like kilala ko na siya, parang ganun. Gusto kong maging gaya ng kung ano siya ngayon. Kung ano yung na-achieve niya sa showbiz. Kate Valdez. I felt so happy when I was informed na magkakasama kami ni Mikey sa bagong show kasi we're really good friends na after having worked together then sa Encantadia, says Kate, who is actually much prettier in person than on screen. And it's even a bigger surprise that magkakasama namin ng isang inirerespetong aktres like Miss Nora Honor. I've seen some of her work before at talagang hanga ako sa husay niya sa pag-arte. I'm sure marami kaming matututuhan from her. JC De Vera. Lahat ng aktor pinapangarap na makatrabaho si Ate Guy kahit isang beses, and isa ako doon sa mga actors na gusto talagang makasama si Ate Guy. And yung totoo nun, hindi ko talaga binasa yung script nung inoffer sa akin, pero nung sinabi kasama ko si Ate Guy, tinanggap ko kaagad. As in yes kaagad, wala nang isip-isip yon. Ganun kalakas yung appeal sa akin ni Ate Guy. Nag-iwan siya ng napakagandang experience sa amin, lalo na sa generation namin nila Jason Abalos, na siya talaga yung tinitingala namin na maging inspiration. Kasi ang ganda nung pinakita niya rin sa amin during work. She's very polite, very helpful, very generous sa pagbigay sa talent niya. Yun yung mga hindi mo makakalimutan talaga. Miss Bernan. Sino naman ang hindi may starstruck, eh superstar yan. Si Miss Nora Honor yan, at makakasama ko siya sa isang teleserye. Talagang hindi ko pinalagpas na magpa-selfie sa kanya. Juan Carlos Labajo. Tinanong si Juan Carlos Labajo kung anong reaksyon ang unang naiisip kapag naririnig ang pangalang Nora Honor. Mabilis namang sagot ng sikat na singer at aktor. Every time I hear the name Nora Honor, I would think of high art. Marqueras. Kaya alam mo yon, yung feeling na parang kumpleto na ang pagiging aktor mo dahil nakatrabaho mo ang nag-iisang superstar. Hanggang ngayon, para akong nananaginip. Starstruck pa rin ako kahit na ilang beses na kami nagkakasama at nagkakakwentuhan. Iba talaga kapag isang tinatawag na legend ang katrabaho mo. Mikey Quintos.
When I found out that I will be working with her, I was like, oh my God, seriously, seriously. I kept reminding myself, don't get too excited, she enthused. When asked why she told herself not to get excited, Quinto said that she was worried at first that the project might not even work out and that she would only feel brokenhearted if that actually happened after being too excited about it. So even until now, after we began filming, I didn't let myself get too excited. Anything can happen, right? She added. As to why she was so happy to be working with Honor, Quinto stated that she just felt lucky to be able to work alongside such a superstar who is idolized by men. Carlo Aquino. Wala pa raw nakukunang eksena na magkasama sila, pero ibang klase ang pakiramdam, syempre si Ate Gayon. Ang dami kong ang picture sa kanya eh, sabay tawa ni Carlo. Unang pagkikita namin sa YCC, inawardan siya tapos nagpa-picture ako. Fan mode ako nung time na yon, nagpa-picture talaga ako, tawa ulit niya. Maris Rakal. Idolo po kasi ni Mama si Ate Nora. Lagi niyang sinasabi sa akin yan. So nang mapili akong gaganap bilang batang Nora Honor sa movie, sobrang saya niya. Pahayag ni Marie sa virtual media ko ng Joel Lamangan movie. Gusto ko pong makagawa ng movies gaya ng ginawa niya na tumatak sa mga tao. Legenda po kasi siya eh, icon pa. Nakakabilib. Joe Berry. I'm just 25, so I wasn't able to see most of her past performances. But seeing her on the set, watching her scenes on screen, mata pa lang madadala ka na. You could already feel her before she even speaks. That was when I started to really understood why she's the superstar. Migs Quaderno. Ang naging peg ko po sa role ko rito ay si Miss Nora Honor po kasi mata-mata po ang need makita ang expressions. Kaya bago ito sa akin, kasi po nakagawa na ako ng iba't ibang bading na role, may social comedy, yung di halata na bading, pero rito pipi po ang role ko. Pangarap ko pong makasama sa work si Miss Nora, napakahusay po niya kasi. Bigla na lang po tutululuha niya habang nakatitig siya sa kaeksena. Kumbaga ay ramdam mo ang gusto niyang sabihin kahit walang dialogue. Saad ni Migs. Jason Abalos. Bakit Nora Honor si Nora Honor? Magaling umarte, maganda ang boses, maganda ang mukha. Madami naman talented at maganda eh, bakit siya ang Nora Honor? Hindi ko alam kung bakit kasi bata pa ako at wala pa akong alam sa showbiz noon. Pero buong Parade of Stars ay nasa likod lang niya ako at pinagmamasdan siya. Isa lang ang masasabi ko, superstar siya dahil bukod sa talented siya, ay mahal niya ang fans niya. Di siya napagod kakaikot sa buong float. Akyat, baba, likod at harap para lang masigurong matugunan niya ang tawag ng bawat nag-aabang sa parada. Nasugatan na siya sa noo pero tuloy pa din. Ngayon, nabuo na sa isip ko kung bakit si Ate Gay ay si Ate Gay. Binabalik niya ng totoong pagmamahal ang pagmamahal na binibigay sa kanya. Kaya pala ang mama ko ay Noranian.